Janine Berdin, nakalalaglag pa nga ang naging transformation matapos umanong magparetoke. Mga netizens, suportado ang glow up ng season 2 tawag ng Tanghalan Grand Champion. Para sa buong detalye, tumutok lamang sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang tiny bell, para updated ka sa mga bagong kaganapan. Maraming salamat! Ang 18-year-old singer na si Janine Berdin ay nakilala matapos siyang tanghaling kampyon sa tawag ng Tanghalan Season 2 ng programang It's Showtime ng ABS-CBN. Kinagiliwan at talagang napamahal sa kanyang mga netizens dahil sa husay niya sa pag-awit. Ngayon, lumikha na naman ang ingay si Janine Berdin matapos kumalat sa social media ang kanyang nakakamangha at nakakapukaw atensyon na glow-up transformation matapos umano itong magparetoke. Ito ang mga makalaglag pang larawan ng singer matapos ang kanyang transformation. May mga nambash sa singer, ngunit mas nag-umapaw ang mga humanga at naiintindihan ang ginawang pagbabago ng singer sa kanyang sarili. Sabi ng mga netizens dito, "Actually, kahit di pa celebrity ang si Janine, mayaman na yan. Anytime, pwede siyang magparetoke kung gugustuhin niya. In-enhance lang niya ang beauty niya. Wala kayong pake kung nagparetoke. At least, afford niya. At di humingi sa inyo kahit isang sentimo. Pilipinas ka naman. Totoxic ng iba oh. Masyado na kayong mapanghusga. Ano naman kung nagpatangos ng ilong si Janine? May natapakan ba siyang tao? Nasira ba buhay mo nung nagpatangos siya? Diyan sa way na yan niya hinuhugot yung self-esteem niya. Malamang pag nagparetoke, gaganda. Sinong tanga magpaparetoke para pumangit? Tsaka ano naman, pera niyo ginamit? Hilingan ba kayo ng ambag para sa pagpapagawa ng ilong niya? Hindi naman diba? Ganto lang yan. Pag wala kayong pera, pang ganyan, at naiinggit kayo, pikit na lang. Para sa akin, wala namang masama sa ginawa ni Janine. Unang-una, ginusto niya yan at kasiyahan niya ang bagay na yan. Kaya wala tayong karapatang husgahan ang kanyang sariling choice. Pangalawa, hindi naman niya hiningi kahit kanino ang perang ginamit niya. Pinaghirapan niya ang lahat ng perang ginagastos niya. Kaya hindi karapatan ni naman ang manghimasok sa kanyang personal na desisyon. Ang hirap kasi sa mga tao, ang daling manghusga sa kapwa. Ngunit kapag sila ang hinusgahan, halos pag-apoy na sa galit. Hindi dapat ganon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Kung may nais kang sabihin, maaari kang magbahagi ng iyong opinion sa comment section. Thank you guys for watching. See you on my next video. Keep safe and God bless everyone.